Nahihirapan ngayon ang pagdaan ng mga motorista sa Marikina Bridge. Isinara kasi ang isang lane ng tulay dahil sa na-discovering bitak. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Josh Camo. Ganito ngayon ang bumubungad sa mga residente at motoristang dumadaan sa Marikina Bridge. Hindi muna madaanan ng mga sasakyan ang westbound lane ng tulay dahil sa mahahabang lona at mga bakal na itinukod ng Department of Public Works and Highways sa gilid ng tulay. Sa likod niyan, may 30 metrong bitak sa gilid ng tulay. Sabi ni Marikina Mayor Marcy Chudoro, January 6 lang na-report ng mga residente ang bitak. Nagalaw pala kasi ang tulay matapos gumuho ang lupa sa paligid dahil sa itinatayong sumulong flood control project ng DPWH. Naapektuhan yung structural integrity ng tulay at nakita natin dahil mali yung construction methodology na ipatupad, na gawa, hindi nakapag-shoring o hindi nakapag-pile drive malapit dun sa pundasyon. Pinasok ng tubig yung pundasyon ng tulay at doon nagsimula yung pagguho. Agad na mga ipinasara ang tulay at pinasuspindi ang proyekto. Pero desidido si Mayor Marcy nakasuhan ang DPWH pag hindi agad naayos ang tulay. Tumagilid at nagka-UP-UP naman ang L300 van na ito matapos salpukin ng kotse sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Pasay pasado hating gabi. Ang nakabangga ang kotse, wasak din ang bumper nang lumiretso sa concrete barrier matapos tumbukin ng van. Kwento ng pahinante ng van, papunta na sana sila sa Divisoria nang bigla silang salpukin ng kotse sa likod. Sa lakas ng banggaan, tumilapon ang van ng halos 80 metro bago tumagilid sa kalsada. Nasyak lang po ako kasi sa impact po. Para kaming sardinas na sa loob. Ligtas naman ang driver at pahinante. Pero ang kasama nila na nakaupo sa likod ng van, putok ang kilay at puro galos. Hinala nila, saying lot ang driver ng chikot. No, nakain. Kasi naano namin yung sa pag makipag-usap to. Siguro yan, nananakbo silang ganun. Kung nakain naman to, nawala ng giya, gumilid, pagkagilid na ganun, tama sa puwitan ng L3, tumagilid. Ngayon, yung driver nun, pag kinontra mo yung manibela mo, talagang gugulong ka. Kaya sumadsad siya, naparap siya rito. Kung mapatunayang nakainom nga ang driver ng kotse habang nagmamaneho, malaki ang posibilidad na maharap siya sa paglabag sa kasong anti-drunk driving law. Para sa 1PH, Josh Camo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.